sa pagluluto ng mga gulay para sa aking kare-kare, kailangan po ito na i-blanch muna. At pagka-blanch po or pagka-kulo ng ating mga gulay, ay ibabad po sa tubig na malamig po na may yeto. Para sa ganun, ang ating gulay ay manatili silang fresh at hindi magbabago ang kanilang kulay tulad ng ating pechay, green na green po. Kasi po, pag hindi po natin ibinabad sa malamig na tubig na may yelo, o basta po malamig na tubig, ang kulay po ng ating mga gulay ay magiging brown po. Pero pag ibinabad po ito sa malamig na tubig, ay green na green pa rin po at hindi po sila magbabago ang kulay nito. Kaya ito po ang technique sa pagluluto. Lalo na sa recipe natin ngayon na kare-kare, lutong kapampa. Good evening po sa inyong lahat. Ito na naman po si Tita Yang. Tuturo ko naman po ang pagluluto ng oxtail kare-kare, lutong kapampa. Ito po ang mga ingredient. Oxtail, pinakulo ko na po siya. Yan po. Meron na po ditong kare-kare mix na i-blender ko po kasama ng peanut butter. Gamit ko po ay itong Mamacita kare-kare mix pero hindi po ako sponsor nito na brand na to. At pinapakita ko lang po dahil yan po ang lagi kong gamit. At meron po tayo itong chopped onion and garlic, cooking oil, at ang mga ibinans ko na gulay tulad ng pechay, sitaw o ang talong. At ang beef broth, yung pagpinakuluan. Lulutuin na natin po. Dahil po napalambot na natin yung karne, madali na lang po itong cooking. Tulad po ng ginagawa ko. Ito po ang aking kare-kare mix ay blend ko po para maging lalo po siyang creamy at smooth ang ating sauce ng kare-kare. So, igigisa po na natin. Talagyan ko po na konting cooking oil. Ganito, na hindi natin sinasama ang ating gulay, lagi po natin tandaan na pag pinakuha nito, lagi po ibabad sa malamig na tubig upang sa ganon ay lagi fresh pa rin po ang tingnan ng ating mga gulay. So, ayan po, igigisa lang po ito sa bawang at sibuyas. Natin yung ating pag-net.
dagdagan po natin ng pinagturuan natin na oxtail yung pong broth ng ating karne. Napakadali lang pulutuin ang kare-kare. Dahil malambot na yung ating karne. Katapos po nito, pag napalambot at na-creamy na po yung ating sauce ng ating kare-kare, at pwede na rin natin ito iserve. At ilagay itong ating mga gulay. At syempre, hindi mawawala sa ating bagoong. Hindi kumpleto ang ating kare-kare kung wala tayong bagoong. Ito po ang gamit na bagoong. At inuulit ko po, hindi po ako sponsor mo. May sponsor ng mga product na ito. So, sana magustuhan nyo ang recipe ito at lutuin nyo sa inyong mga pamilya. Tiyak na magugustuhan ninyo. Ito po ay lutong sa Pampangan, ang kare-kare ni Pitaya. Ayan po, lumalakot na po ang ating sauce ng ating kare-kare. Ayan. Tignan nyo po, napaka-creamy ng ating sauce. Dahil po yung blender ko po with peanut butter para po creamy po ang ating sauce ng ating kare-kare. Ganun po ang ating gabi. Para hindi po siya masyadong buo-buo. Minsan, nag-buo po ang ating sauce. Kaya mas maganda po ito na i-blender para creamy po ang dating ng ating sauce. Ayan po. Pagluto na po siya, pwede na po siyang iserve. So, ganito po ang kalalabasan ng ating finished product. Ang oxtail kare-kare. Panatita yan. Panuto kapapang. Ayan po. Lalagyan natin ng gulay sa side. Ayan po. Tingnan nyo ang mga gulay at ang talong ay purple pa rin po ang kanyang gulay. Dahil po sa ibinabad natin ito sa tubig at magiging fresh pa rin po pinan. Ayan po, ang yummy! Ready to serve! Ang yummy! Kare-kare! Alatitaya, ang lutong Kapampangan. Sana lagi niyo po subaybayan ang aking YouTube channel. Paki-like, share, at subscribe na rin po at click po ang notification bell para na rin makapag-update kayo sa aking mga ay na-upload. Maraming salamat po. Ito po ang inyong tita ng bayan, ang titang madiskarte. Thank you for watching. Bye-bye!